may power na siya, problema, hindi niya malitek yung RAM. Mainit na rin yung processor sa may power na. Problema naman ngayon yung RAM. Hello guys, ito na. Natsamba natin. Una, yung board walang power. Shorted itong MOSFET na to. Ito, shorted yan. Wala siyang power tapos shorted. Kung nakita nyo kanina, tanas natin. And then, nung after natin palitan na ito, nagkaroon na siya ng power. Pero hindi niya nare-detect yung RAM slot. 3 beep siya. Ngayon, next na ginawa natin, walang problema dito sa part na to eh. Walang problema sa memory slot niya. So, next na ginawa natin, pinalitan natin itong BIOS niya. Ito. But ito yung stock niya. Buti na lang, meron tayong nakuha na na spare dito, nasira. So, yung nandito, nilipat ko rito. Testingin natin na. Dinig nyo? Ayan na siya. Buhay na. Ginamitan ko ng ibang processor. i3 yung default processor niya o yung processor na nakasama dito. Try ko ibalik kung sira yung processor. G2010. Ito yung processor niya, i3, 3rd gen, 2nd gen. Hindi makikita. Wala siyang beep. Walang display. So mukhang nasira pati itong processor niya. Ibalik natin yung processor natin. Pagpasensya nyo na malikot yung camera. Hawak ko kasi yung cellphone pang record. Ito yung spare ko, G2010. So, kung sasakali ngayon pa lang ako naka-encounter na pati yung processor nasira. Boot natin. Ayun na. So, final say natin, talagang sira yung ano. Sira yung processor. So, sira tong isang processor na to, i3. And then, grounded yung MOSFET. Then, pinalitan ko rin ng CMOS. Hindi ko na-chinay kung buo yun. So, nag-try na lang muna ako i-check to. So, gumana naman. So, ayan. Sana may natutunan kayo. Thanks for watching.